Hi guys! So today, ituturo ko yung paano ako gumawa ng tattoo stencil and paano ko siya ilagay sa balat. Simple lang to pero mas maganda matutunan nyo para alam natin kung ano yung tamang way. And yung way na yan is yung effective sa akin hanggang ngayon. So yun gusto ko ituro sa inyo. So panoorin natin guys. Sana tapusin nyo and sana may matutunan kayo sa akin. Tara, panoorin na natin. Ayan guys, clear na siya. Ayan yung gagawin natin rose. Desktop printer lang gamit ko, Canon. No? So, hindi siya ganun kamahalan. Ito na yung na-print natin na design. Ito yung nakuha ko sa Pinterest. Ito rin yung napili ko for our tutorial for today. And normally, or tip, the best is baliin nyo yung design nyo or baguhin nyo na konti para naman hindi matawag na alam nyo na yung kinopya lang natin sa internet or ginaya lang natin. Ako ganun ang ginagawa ko, binabago ko ng konti para naman magkaroon ng identity yung ginawa nating tato. So tetracing natin to ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ako magtrace at anong klaseng tracing paper din yung gamit ko, tapos ilalagay natin sa balat. So guys, pagdating naman sa stencil paper, ito yung ginagamit ko. Spirit Classic Freehand Tattoo Transfer Paper. So ito na yung design natin. Bali, ang gagawin ko, mas okay kung meron kayong ganito. Kung wala, okay lang. Ako kasi gumagamit ako nito. So, ito na yung transfer paper natin. Tatanggalin nyo lang yung nasa kitna. Yan. Tapon yan. Tapos, nilagay ko sa banda dito, sa dulo, para makasave pa tayo ng transfer paper. Pwede nyo pang magamit yan. So, ganyan lang ginagawa ko para hindi aksayado. Nakatipid pa tayo, di ba? Pipitin nyo lang ganyan. Tapos, mas maganda may tape. So ako, naglalagay ako ng tape dito. Yan, dito. Para talagang sure na kapit. Okay. Simulan natin. Try nyo muna gumawit lang sa tapos check nyo kung bumakat. Yan, okay siya. Kaya nyo dinan nyo, wag lang yung tipong masira na yung ano, yung transfer paper natin. So pag yung sa pag-trace nyo palang mali na, the best is ulitin nyo na huwag na kayo mag-risk na okay lang yan or ano, huwag kayo magtipid sa transfer paper kasi permanente na sa balat to, diba? So alam ko yung iba alam na to, pinapakita ko para rin dun sa mga talagang hindi pa kabisado para matutunan naman nila, diba? Huwag nang kakalimutan i-check. Yan ang the best. Lagi nyo i-check kung ganyan. Lagi nyo i-check kung pumapasok. Yan. Basta be sure guys na yung tinitrace nyo is tama ha. Huwag yung na-trace nyo na at feeling nyo okay na okay na. Check nyo pa rin kasi napaka-importante ng mga detalye ng ano, isang tato. So isang mawala dyan. Medyo yan. Para sa mga shading, nilalagyan ko siya ng parang dotted lines ang tawag ko dito or broken lines. Ganyan. Nagawa ko yan para alam ko kung saan yung shading or hanggang saan lang. Yan, nalagyan ko ng ganyan. Alam ko kung asan ang magiging pinaka light
at sa inyo pinakamagiging dark wash natin or color. Okay. So I think okay na siya, guys. Gawin nyo, cut nyo lang to. Cut yan. Tapos tago nyo to, sayang. Pwede pa kayo makagawa dyan ng mga maliliit na design. So guys, ito na yung na-trace nating stencil kanina, di ba? Kinat ko na siya. Tapos yung mga dotted lines or broken lines na sinasabi ko kanina, yan yun. Para sa palatandaan natin kung saan ka lang titigil mag-shading or sino yung light, sino yung dark. The best na lagyan nyo yan para hindi nyo natatansyahin kung hanggang saan. Mas maganda yung may tanda na kayo. Okay. Dikit natin ito ngayon sa balat para makita nyo rin kung paano ako pagdikit. Guys, kung makita nyo, meron ako ditong apat na klase ng pang stencil. Ito yung ginagamit natin para kumapit sa balat. So, nagtry ako nung una, ito yung speed stick. Pero natry ko siya sa fake skin lang, tsaka sa pig skin nung una. Pero sa tunay na balat, hindi ko siya natry. The next na tinry ko is yung Detol. Yan, nirekomenda sa akin yan ng kaibigan ko dito, tropa yan na tattoo artist din. Ito yung ginagamit daw nila sa Saudi. So, tinry ko. Okay naman siya, pero pag tumatagal kasi nabubura na. So, nagkanapulit ako ng iba. Tinry ko na tong Electrum. Green Gold. Okay din siya. Maganda rin ang kapit and matagal mabura. Pero kung meron talaga ako i-recommend sa inyo, siguro the best is gamitin nyo itong stencil stock. Yan, the best yan, guys. Gamit ko to siguro mga 1 year na. Papalit-palit naman ako ng ginagamit. Electrum o yung stencil stock. Pero kung may i-recommend ako sa inyo, yan siya. So, ayun guys. Ganito ako maglagay ng tattoo stencil sa balat. So, syempre, linis muna tayo ng kamay. Alcohol. Syempre, kailangan natin mag-gloves. Okay. Ang dami, dapat palaging bagong gloves. Para safe ka and safe si client. First na ginagawa ko, nililinis ko siya ng alcohol. Yan. Tapos, i-rub niyo lang siya. Para matanggal yung mga oil ng skin natin. So, linisin niyo lang maigi. After nyan, yung iba, ang ginagawa, pinapahiran din ng green soap or blue soap. So, depende sa inyo. After natin pahiran, syempre, kailangan natin ahitin. Ahitin nyo yung mga part na kailangan nyo lang lagyan ng stencil. Kailangan kahit napakanipis na balahibo matanggal nyo. Huwag nyo kakalimutan yan. And syempre, dapat bagong pang-ahit, okay? Nililinis ko siya ulit. After nyan, kunin ko na yung stencil natin. Kung mapapansin nyo, kinat ko yung mga gilid. Yan. Kasi yung part ng katawan natin, hindi pare-pareho or hindi lapad. So, kung may ganito kasi, sasama yan sa skin mo, lalapat ng maayos. And then, ang ginagawa ko, check lang ako ng ganyan, kung saan ko gustong ilagay. Then, dapat meron kayong Sharpie or kung ano man ang pang linya nyo na malinis. Tapos, kinuguhitan ko siya dito.
Yan. Dito rin. Bali, tinatandaan ko siya. Saka dito. Para alam ko kung saan natin ilalagay yung ano, stencil. After nyan, lalagyan nyo na ng stencil. Ang gamit ko, yung sinabi ko kanina, yung stencil stop. Iwaluin nyo na shape nyo maigi. Then ako, naglalagay lang ako sa ito. Tapos i-wrap natin yan. Yan, spread nyo para makuha lahat ng area ng kailangan yung stencil. Pinapatuyo ko lang ng konti yan. Isang dinadampi ko ng paper towel. Tapos, didikit na natin si stencil. So, kung natatandaan nyo, may palatandaan tayo, di ba? So, ganun lang gagawin. Lagyan nyo dyan. Tapos, dahan-dahan lang. Pagilid. Yan. Tapos, dito muna sa gitna. And then, spread. Tapos, kabilang side naman. After nyan, ang ginagawa ko, nilalapat ko yung paper towel dyan. Yan. Para siguradong lapat na lapat yung stencil ko. Tapos, anong yung kamay ko ng ganyan. Bibilang ako ng mga 60 seconds. Okay? So, after 60 seconds, pwede nyo nang tanggalin yan. Dahan-dahan lang. Check nyo lang. Pilit. Kunin nyo ng paganyan. Ayan. And guys, simple lang, di ba? Basta tandaan nyo lang na dapat makapit din yung stencil nyo bago nyo ilagay. Tapos, don't forget na i-check nyo palagi yung design nyo. Kung meron kayong nakitang medyo hindi maayos, yung iba ang ginagawa, pinipental pen na lang nila or kung ano man yung pan-drawing nila. Pero yung stencil natin sa ngayon medyo perfect. So, wala tayong kailangan ayusin. And, tandaan nyo palagi, pag naglagay na kayo ng stencil, patuyuin nyo siya ng 15 to 20 minutes. Okay? Basta mas okay yung mas dry, mas matagal na patuyuan, mas kapit na kapit, mas maganda yun sa inyo, mas the best yun pag nagtatattoo na kayo. So, ito na siyang pinaka final stencil natin. So, and guys, sana may natutunan kayo ngayong araw. Alam ko sobrang basic lang nun, pero sana kahit papaano nakatulong ako sa inyo. Basta abangan nyo lang yung mga susunod natin vlog. Marami pa akong ituturo sa inyo. And masan dyan kayo, dito lang ako, okay? Meron lang tayong quick shoutout sa mga tropa natin. Jamir San Pedro, kay Jacob Boy B, kay Lemuel Reyes, kay Denmark Linatok, kay Kevin Palacio, kay Marco De La Cruz, kay Renji Dupon, check nyo yung Renji Tattoo Ground, check nyo yung page nyo guys. Tapos kay Danila Obispo, siya yung nag-approve sa atin sa Pinta group page, salamat bro. Kay Jaimar Montezon, kay Sir Ryan Nafuente, sa Team Hortons King Street, and syempre kay Inday. Sa lahat ng nanood at sumusuporta sa page natin, sa channel natin, maraming salamat guys. Sana i-like nyo na rin, i-share, and subscribe yung channel natin para mas marami pang makaalam. Ingat po tayo palagi. And maraming salamat sa panonood. I'll see you on my next vlog guys. Bye!